magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Good morning doon sa mga mommies natin na mainit ang ulo! Bakit na naman? Dahil sa mga pasaway na anak! Alam mo, minsan may ganun talaga eh. Alam mo, recently meron akong kausap na nanay, tapos sinabi, guilty siya kasi naging mainit daw yung ulo niya. Nasigawan niya daw yung isa niyang anak. Tapos napalo niya daw sa kamay isa niya pang anak. Kasi parang feeling niya, kasi parang ang ingay-ingay na ang gulo-gulo na, napagod na siya. Oh, kumbaga yung moment na nakakatorete na. Oo, oh, ang tawag dyan, mommy rage eh. Alam mo yun, yung parang... hindi ba ikaw to? Pinalo yung pitong buwan. Kawawa naman. Yung level meter ng boiling point. Oo, kumbaga parang... Hinagupit. Di ba, kumbaga parang as much as they could talaga nga, gagawin nila lahat. Di ba? Kahit hindi nagre-reklamo, tinitiis lahat. Pero kasi dadating talaga sa punto na pagod na pagod. Alam mo yung tinatry, itong kausap ko ito, trinay niya talaga yung very best na wag uminit ang ulo, wag magalit. Kaya lang, nung particular na moment na yon, yung isa niyang anak, ayaw suotin yung pantalon. Oh. Ang daming, parang masikip. Oh. Tapos may binigay na isa pang pantalon, maluwag daw. Yung lalaki. Tapos binigay na isa pang pantalon, naiipit daw yung singit. So, parang hindi, parang uminit yung ulo niya, parang ano ba bang gusto kong ibigay? Ano ba gusto kong ibigay ko sa'yo? Ganyan. Alam mo, sinyalis yun ng bata, mabigyan mo ako ng palda. Ayoko na masikip. Ayoko na iipit ang singit. So bukod pa si doon, si mami hindi na-gets. Oo nga, no? Isang magandang punto yun. Sabihan ko siya. Mami, observe mo din. Baka ayaw niya talaga ng pantalon. Gusto niya tutu skirt. Tapos, kasabay no, nakita niya yung bunso niya ng anak na kumakain ng chichirya. Eh kasi, alam mo, kasalanan to ng social media. Kakabasa na hindi ka dapat magbigay ng chichirya sa mga bata. Yung mga nakita niya na kumakain ng chichirya. Uminit din yung ulo niya kasi tinatry niya nga yung very best niya na ang ibibigay niya lang sa mga anak niya ay puro mga healthy na mga food. So parang nung umagang yun, talagang lahat hindi maayos, tapos parang hindi gumana yung plancha, mga ganun. So nagkasabay-sabay. So ang ending, nasigawan niya yung isa, napalo niya yung isa. Tapos ngayon, pagkatapos, guilty siya kasi parang feeling niya ang sama-sama niyang nanay, di ba? Pero sabi ko sa kanya, alam mo, hindi naman. Understandable yun sa maraming nanay na sasagad talaga, mauubos ang pasensya. Sabi ko, makakapalo ka nang wala sa oras. You are human. Yes. Sabi ko, ano yan? Senyales na tao ka lamang. Tama. Senyales din na it is okay to ask for help. Sabi ko sa kanya, kung huwag ka naman ding maging superhero na kaya mong gawin lahat. Kasi actually, kakayanin naman eh. Pero kung pagod ka na at papunta ka na dun sa boiling point, huwag mo nang i-push. You can ask for help. Diba? Correct. At okay lang na humingi ng tulong. Hindi ka masamang nanay kung hihingi ka ng tulong sa ibang tao. Minsan kasi parang gusto natin, tayo na lang lahat. Ako ito. Kaya ko to. May ganun. Oo. Tapos magagalit, iinita ulo. Pwede naman humingi ng tulong. Pero kasi, hindi ka naman, hindi, meron ka ding hangganan. Correct ka. So okay lang na humingi ng tulong. Hindi ko sinasabi, okay lang mamalo at manigaw ng anak. Kaya lang, normal din naman yung pinagdaanan mong yan. Kung araw-araw, ganyan ka, may problema tayo dyan. Correct. Pero yung kung paminsan naman, yung paminsan lang, bigla lang sisigaw ka, bigla kang pumitik yung galit mo, no? Pumitik, it's okay. It happens. At hindi lang ikaw yung ganyan. Totoo yun. Sabi nga, di ba, do not be too hard on yourself. Normal lang ng sino mang nanay, ako din ang mga kakilala ko at nakausap ko, talagang sumagad din sila. Nakapalo at once and nakasigaw din. Pero correct, magandang senyalis kasi nito. Alam mo. Nagmeron kang guilt feelings after. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, alam mo na may ano, ipopulis mo yung sarili mo next time. Yes, i-assess mo yung sarili mo, tapos ipapaliwanag mo doon sa mga anak mo kung bakit mo nagawa yun. Mm-hmm. So, yun yung magandang indication dyan. Tapos, huwag ka masyadong, ako para sa akin, it's important na yung chill ka lang. Yung alam mo that you are giving what is best for your kid. Mm-hmm. Huwag ka masyadong yung basa ng perfect ano. Meron nga ako nabasang ano eh. Nakalimutan ko lang, sayang. Ang ganda nung meme na yun eh. Mm-hmm. How to raise kids in 2019, tapos how to raise kids in parang 1999. Mm-hmm.
Doon sa 1999, partner, tanghenyo, ang nakalagay doon, pakainin ng anak mo paminsan. Yun lang. Yun lang. Dito sa 2019, nako, okay, ang haba ng listahan. Tama. Kailangan ang mga bata ay hindi masyadong na-expose sa ganito. Okay. Kung na-expose man sila, siguraduhin na ipapaliwanag sa kanila psychologically, physically, intellectually, ganyan-ganyan. Tapos ang haba. Ang okay haba. Kung pakakainin mo sila, dapat ang papakain mo sa kanila ay ganito. Kung hindi man ganito, siguraduhin mo na ipaliwanag mo sa kanila kung bakit ganyan ang kinakain nila. Ganon. Pero samantalang compared to 1999, pakainin mo yung anak mo minsan. Okay, the best talaga yung mga nanay the natin. The best talaga yung nanay natin! Woo! Ang mga nanay natin ang the best talaga. Walang ano. Chill lang sila. Walang mga ganyang kaya guidelines. Mo, guidelines. Ano mga kanatawag dyan? Tingnan mo, bakit ikaw, Tanghenyo, ilan kayo magkakapatid? 11 ba kayo? 12? Diba? Kasi kaya ng mga, kami apat. Nanay ko lang yung nagtaguyod mag-isa. Ako, diba? Una sa una. Tapos... Diba, may ganun? Isa sa una. Diba? Ayan. Dati, anim na anak, parang okay lang. Oh. Ngayon, magdalawa kang anak, sasabihin sa'yo, kota na. Oh. Kasi iba na, kasi nga, iba hinuhusgan na ngayon. Ka na nga eh. Correct. Sasabihin, kaya mo pa ba? Yung mga ganun. Kasi nga, iba na yung pagpapalaki ngayon. Oh my God. Kasi sa kakabasa ng mga, diba sabi nga noon, meron din ako nabasa, nung araw, kapag kakain ka, kakain ka lang ng kanin. Correct. Yun lang yun. Ngayon, tatanungin ba, merong options, brown rice, red rice, tapos, chow fan. Diba? Dati sinangag lang at saka regular rice eh. Diba? Saka hindi issue. Oh. Hindi issue yung sobrang carbohydrate sa katawan. Uh-huh. Hindi issue yung maraming sugar. Saka walang nagbibilang ng calories dati. Walang nagbibilang ng calories. Saka dati, alam nyo, dati, ngayon ko lang nga na, nung in my 30s ko lang nalaman na merong gulay na kale. K-A-L-E. O kale ba yun? Di ko sure. Kasi nga, yung mga tao ngayon ma-organic. Uh-oh. Ano, kailangan yung mga ganyan. Diba? So, alam dati, kanin lang na may tinuna na asukal eh. Oh, yeah. Kanin na may toyo, may asin. Oh, hindi yung pinagprituhan na nga ng baboy, yun lang ibubuhos mo sa kanin. Oh, at sarap! Saka asin. Sarap! Yun. Oh. Lumaki naman tayo normal, di ba? Ayos naman, di ba? So, wala lang. Kaya nga minsan nina-attribute natin sa kasalanan ng social media. Mm. Kasi masyadong, there are so many perfect ways to raise a child. Mm. Na parang feeling mo, kapag ka hindi mo ginawa yun, ang sama-sama mo. Kaya nga sabi ko dun sa kaibigan kong yun, nakita mo yung anak mo na kumakain ng chichirya, eh, ano ngayon? Sabi ko, hindi ka masamang nanay kung minsan pakakainin mo siya na maalat. Oh, magalit ka pag pinapakain ko yung anak ko ng lupa. Kaya, ito na sinabi ko eh. Oh, pagkain pa rin naman yun ah. Kaya nga, sabi ko, pinapakain mo ba yung anak mo ng lupa? Oh. Pinapainom mo ba siya ng tubig galing sa toilet bowl? Sabi ko, of course not. Oh, hindi naman pala eh. Kumain na siya ng chichirya, eh, ano ngayon? Hindi masama yun. Kasi ngayon, parang, hindi, you shouldn't feed your child ng mga ganyan. Oh. In fact, yung mga dating yung mga process na nilalagyan mo lang ng tubig tapos pagkain na ng mga bata. Uh-oh. Ngayon issue na siya ng mga perfect parents. Kasi para sa kanila may preservatives yon. Dapat mga organic lang. Ano ba? Lumaki kami lahat sa ganyan. Oh, yeah. Kami mga classmate nga kami dati kinakain yung chinelas niya. Wala pa pakialam lahat. Dati nga kasi gusto pa namin magbantay ng mga bata. Oh. Kasi katitira ni Serena. Sinipang nga dati, sinisip-sip yung dulo ng kumot nila eh. Lumaki akong baliw pero maayos naman. Ibig sabihin ngayon, may mga ano na eh, meron ng mga, yung masyadong perfect way. Hindi, masyadong yung, maraming pakialamera din. Hanapin ko yung meme na yon, yung paano magpalaki ng anak noong 1990s tsaka noong 2019. Talagang natatawa ko sa haba kasi totoo nga eh, ang daming hanash! At ang effect nito, possible effect nito, nakaka-pressure. Totoo, nakakadagdag yan. Pressure. Doon sa mga bago lang din ng mga nanay, pag nakita nila yon, hala, talagang masasabihin mo sa sarili mo, baka hindi ko nagagawa ng tama yung pagpapalaki ko sa anak ko. Information overload. Although, it should be helpful. Uh-huh. So, yung information na yun, dapat hindi maging overload para sa'yo. Uh-huh. Pipiliin mo lang. O, halimbawa, ito minsan nakikita ko to sa ibang mga tambalanisa na mommies. Nalilito sila kasi ang dami nilang fina-follow ng mga celebrity moms. Uh-huh. So, bakit daw si celebrity mom A, iba sa ginagawa ni ko, o kaya ni celebrity mom C, mga ganun-ganun. So, sabi ko, pili ka lang ng isa o dalawa. Kasi kung lahat yan, parang i-idolize mo kung yung paraan nila. Maging role model mo correct, sila. Malilito ka.
Tapos mawawala na yung own style mo. Oo. Ganun. Kung magkakuha-kuha ka lang, kuha ka kay A, kay B, kay C. Correct. Minsan actually, hindi ka na nga kailangan lumayo. Eh, sa nanay mo pa lang, yun na eh. Kung paano ka pinalaki ng nanay mo. Tanong-tanong ka sa kanya, ma, paano po ba ganito? Paano po ba yung pagpapakain kapag may sakit? Paano ba tamang pagpapatulog? Para hindi ka na rin na-stress pa. O di kaya i-calibrate mo yung paano ka pinalaki ng nanay mo. Siyempre, may mga ano din yan, may mga mali. So, yun yung modernize mo na. According to the times. Oh. Yan. Oh, minsan nakaka-stress talaga yung nakikialam sa ano, sa pamamaraan ng pagpapalaki mo. May ganun talaga eh. Totoo yan. May binibenta akong gamon sa kanila, antipakialamera. Meron? Meron na. Naku, kukuha ko dalawang galon. Dalawang galon agad-agad. Kahit magkano pa yan. Ipainom mo sa kanila, titigil yan. Tapos bibigay ko sa kanila for free. Ay, nako. Ganun talaga eh. Madami ng masyadong comments tungkol sa mundo ngayon. Pero relax ka lang. Chill ka lang, mommy. As long as hindi mo pinakakain ng lupa yung anak mo. Alam mo namang diba, ginagawa mo yung best mo para sa kanya. Then, ano, you should be okay. You are fine. Correct. Bawat magulang ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagtuturo at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Tama. Ang challenge lang din kasi kuminsan sa mga magulang, lalo sa mga nanay, yung parang lahat na ano, pinapagalitan mo na yung bata, parang walang nangyayari. Kuminsan, ang best way din na gawin na tahimik, minga ka ng malalim, ayan, balik ka umauli sa malumanay. Kasi gano'n yan eh, nag-umpisa ka sa malumanay, hanggang sa nagagali-gali. Minsan doon ka pumipitik, pero minsan maganda din, nasa gitna ka, balik ka sa baba ulit. Hinga ka ng malalim. Kapag halimbawa na alam mong mainit na yung ulo mo, papunta ka na doon sa boiling point, bigla ka lalabas, para huminga ka, para kumalma ka. Tapos kausapin mo naman, ada. Yan. Ngayon kalma na ako. Makipag-chismisan ka muna doon sa labas. Diba? Kumusahin mo yung mga ano, yung mga tambay sa kanto nyo. Correct. Basta maglakad ka. Alam mo, it will help yung maglalakad ka lang. O kaya. Yung ilakad mo lang muna yung init ng ulo mo, tapos saka ka babalik. O kaya mag-jumping jack ka habang pababa ng hagdan. Hindi. Mas maganda mag-jumping jack paakyat na hagdan. By the time na nakarating ka sa task, pagod ka na para magalit. Diba? Jumping jack tapos duck walk. Ganyan. Gawin mo yan. For sure. Ababa. Akit baba lang. Pag napagod ka na, hindi ka na magagalit. Hindi mo na maiisip na magalit pa. Diba? And then, ngayong nga, darating na weekend na ito, give yourself a break. Tama. It's okay kapag halimbawa sabihin mo sa mister mo na, pwede bang ano, bigyan mo lang ako ng kahit ilang oras. Mm-hmm. Alam mo, malalaman mo kapag ang isang nanay ipagod na pagod na, kung halimbawa, ang hinihingi niya lang konting oras ng pagtulog. Oo. Saka kung yung nanay, hindi na makapagsuklay. Oo, diba? At saka ang hinihingi niya lang, isipin mo, luxury para sa ibang mga nanay, yung matulog. Luxury na kasi siya eh. Kasi mag-uumpisa yan sa bata, hindi na yung natutulog. Lalo na kung nagpapadede ng bata, hindi na yung matutulog hanggang sa lumaki. Hanggang sa nagbinata, hindi na rin natutulog kasi hindi na umuwi. Hindi pa umuwi, hindi ako makatulog. Diba? Ano oras na? Hindi ako makatulog. Ganun. Tsaka putol-putol ang tulog ng mga nanay. Ang hirap ha. Totoo. Talagang hindi sila na yung diretso na kagaya natin na 8 hours o kaya 6 hours. Sila nakatulog. Bakit nagkakatulog ka ba? 2 hours. Ang yabang mo. Ang yabang mo. Sabi ko sana 8 hours ka. Sosyal. Depende. Daming oras matulog. Depende pag di ako umuwi sa amin. Ang swerte mo pag may iba pa palang tinutulugan. Ang swerte ng 8 hours. Diba? At yung mga nanay, kakabantay ng mga anak nila, kahit tama yun, kahit malaki na sila, hindi sila nakakakuha ng 8 hours. Okay. Kaya hayaan nyo po na ngayong weekend, bigyan nyo sila ng time para sa sarili nila, mag-ayos, makatulog. At kung halimbawa, mister, binigay mo nga kay misis yung oras. Halimbawa, nag-request siya, ano han, pwede ba akong pumunta muna sa parlor? Kasi talaga naman, yung buhok ko talagang may mga lumamay na. Patay na po siya. Kapag binigyan mo siya ng moment na ganun, huwag mong yung kaalis pa lang, tatanungin mo na agad kung oras pa ulit. O kaya pipigilan mo pa. Wala namang mababago, ganyan pa rin yan mamaya. O di kaya tumawag han, dito na ako sa parlor. Tatagal ka ba dyan? Oo nga. Anong oras ka ba matatapos? At saka lagi niyang tatanungin.
tandaan ha, mga mister, kung halimbawa yung mga misis ninyo, ikaw mister, yung misis mo, hindi mo binigyan ng budget para magpa-gel nail polish. Mm. Ibig sabihin, regular nail polish lang yung budget na binigay mo sa kanya or binudget. Ibig sabihin nun, hindi yan mabilis matuyo. Mm. Ang gel kasi na polish, mister, para lang may alam mo lang din, mabilis yon. Mas mahal siya, pero mabilis. Yung tipong pagkatapos niya, pwede na siyang magkalkal ng susi, magbayad. Pero kapag ka-regular na nail polish, matagal lang, may or, yan eh, may oras bago matuyo. Yung talagang matuyo na. Yung gel na dyan sa UV. Kaya mabilis lang agad. Pag regular na lang na polish, medyo may konting oras na ano. So, wag mong madaliin. Oo, tapos pag uwi ng bahay, utusan mo maglaba? Yun! Yung sasabihin ko. Yung ang tagal... Natagal yung pantalon ko? Yung ang tagal-tagal kinudkod, yung kudkod na yung term eh, no? Kudkod! Ang tagal na kinudkod, yung mga kuko ng misis mo. Tapos pagdating niya, tuwan-tuwa siya sa mga kuko niya. Pagdating niya, paglalabahin mo ng pantalon. At maungpa. At maarte ka pa, ayaw mong ano, machine. Gusto mo hand wash. Huwag naman. Kung pinagbigyan mo, itodo mo naman. Itodo mo na. Ibigay mo naman sa kanya. Kasi totoo. Kailangan yun. Lagi ko itong sinasabi, you cannot give what you don't have. So, ibig sabihin, dapat yung misis mo may nakakaramdam ng happiness sa sarili. Correct. Pagmamahal para sa sarili. Uh-huh. Kasi kung hindi siya masaya at hindi niya na-feel na mahal niya yung sarili niya o pangit na siya sa sarili niya o stress na siya, hindi rin siya makakapagbigay ng pagmamahal sa inyo. Tama. Hindi magiging productive. Oo, yun yung you cannot give what you don't have. So, ito kung tutulong ka rin lang sa misis mo, itodo mo na. Tama. So, bigyan nyo ng mga oras ang inyong mga misis para sa kanilang mga sarili. Correct. Diba? And by the way, nag-text sa akin yung taga-Estilo Salon partner na hanggang today, meron silang 50% off. I love that, Mr. Diba? For hair color and hair rebound. Yung misis mo, hindi naman niya intention na mag-ombre yung buhok niya, pero dahil sa sobrang tagal bago makulayan, nag-ombre na. 50% Estilo Salon. Nahati na, diba? Akala mo style? Hindi. Ang tagal-tagal niya nang hindi nagpapakulay ng buhok, kaya magkaiba na yung kulay. Hindi yung style, mister. Baka hindi mo napapansin. At saka paalala din na para iwas sa burnout sa mga misis, make it sure na yung buhay nyo, yung routine nyo ay random. Hindi yung ginawa pagkagising mo, ganito, pagtapos tanghali. Singitan nyo ng other activities. Halimbawa, bigla kang chichismi sa kapitbahay 2. Diba? O kaya mga away ka ng kapitbahay A. Hindi, singitan nyo. Kasi doon nagsisimula yung burnout. Pag-rutinary. So, paminsan, magbibingo. Mamaya, sayawan mo, wala kang saklot. Diba? O biglang yayain mo si Mr. Labas muna tayo sa glit. Yan, ganun. Kaya, diba, kaya nga may weekend na tinatawag. Bigyan natin sila ng break. Correct. Saludo po kami sa inyong mga home managers. Kaya dun, kaya yun talagang trigger ng nung friend kong talagang stress na siya sa buhay niya. Don't feel so bad. Ano talaga, ganun talaga. Normal yan. Kasi stress ka dun sa anak mo na chinututor mo tapos hindi niya mag-work. Ganun talaga. Mahirap din talaga intindihin eh. Kasi hindi sila naniniwala sa'yo. Mas naniniwala sa teacher tsaka sa classmate. Correct. Yan ang pinakamahirap eh. Alam mo, yan yung issue ko lagi. Makikipag-debate sa'yo. Kaya lagi kong tinatanong, how did your teacher tell you to do this? Kasi ko, halimbawa, gagawin ko yung paraan ko na alam ko. Yung alam natin, yung 90s way. How we do things, it's different from how they do things now. So, kontrahin ka, no? Sasabihin, but teacher said, alam mo, minsan... Ano ko na sa teacher mo? Niwalo yung bata. Sugurin mo yung teacher. But mom, teacher said. Kaya nga, ako ngayon, ang lagi ko sinasabi, ano sabi muna ng teacher mo? Para at least mag-ano ko, doon na lang ako mag-a-adjust. Doon may papattern. Kasi ang ending mo, may irita ka doon sa teacher eh. Bakit may iba yung kanya? Diba? Nasa isip talaga ng bata, mas magaling talaga sa teacher kaysa kay mommy. Lalo pa, aminin natin mga mommies, kailan pa tayo huli nag-aral? Yung mga teachers, constantly nilaral nila. So, parang madali lang sa kanila. So, tayo, meron din tayo mga
out sa mga kaalaman natin. No? Mahirap din yan. Pero chill ka lang. Hinga ka na malalim para hindi mo masigawan, hindi mo maaway, ganun. Okay lang yan. You're doing a great job, mami. Ha? Okey-dokey. Mamaya alas 9 tayo, magkakabanding-bandingan muli. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang walang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Nag-worry ako kay Tanghenyo. Oo nga eh. Baka inatake na 'yon sa banyo. Tanghenyo, minumura mo ba siya? Di ba ganoon yung pag-atake minsan nangyayari lagi sa ano, sa loob ng banyo? Check mo nga, partner, baka nasa loob ng banyo. Oo. Baka nangingisay na yun dun, ha? Friday pa naman. Bakit ganun? Pagod na pagod yan. Hindi. Bakit ganun, partner? Yung natatawa tayo pag may ano. Halimbawa, meron ako isang kaibigan, may kwento siya. Ayun na si Tangenyo! Minumura ka niya. Ay, pasensya na. Nag-worry kami sa'yo. Kala namin inatake ka na sa banyo. Sabi niya, baka daw nasa banyo ka inatake. Check ko daw. At natatawa tayo, diba? Hindi, yun yung tanong ko. Bakit ganun minsan natatawa tayo sa kamalasan ng iba? Oh, may explanation dyan. Ano? Meron? Meron. Ano sabi? Hindi, ang explanation kasi dyan, usually pag na, may nakita tayong natitison, oo, parang natatawa tayo. Natatawa tayo. Kasi daw, ang brains natin, ang utak natin, parang minamanifest niya na nangyari sa atin yun. Ah, yun ang explanation. According sa research. Ah, so kaya itinatawa na lang. Oh, parang hindi mo siya tinatawanan dahil natison siya. Parang parang ikaw sa sarili mo, parang ikaw ang nangyari. Ganun ang stimulations daw ng brain natin. Kasi dati nagtaka din ako dati. Bakit kasi parang matik eh. Bago, diba, ewan ko kung pinafollow niyo si Lucky Manzano sa Instagram. Mm. Yung mga IG posts niya, ano, mga nakakatawa eh. Tapos most of the time, yung halimbawa, yung naglalakad, tapos bigla siya nawala kasi nahulog na pala siya. O kaya sumasayaw na matindi, tapos bigla nawala sa frame kasi nahulog, ganun. Na ang parang unang reaction, bago tulungan, tatawa muna. Halimbawa, meron ang classic dito eh, parang yung isang crew, ano, CCTV yung footage eh. So yung isang crew, meron siyang kinuha na yung sa ilalim ng lababo na liquid. Ayun ko alam, basta kung ano man yun. Liquid sosa? Oo, basta liquid na nakuha niya. Kamay nun. Liquid na nasa balde na nakuha sa ilalim ng lababo. Okay. So naglalakad siya. Paglakad niya, nadulas siya. So tumapon lahat. Ang unang naging reaction nung nandoon, na crew din. Imagine ko pala, natatawa na ako. Diba? Ang unang naging reaction, partner, sa halip na tulungan, tawa sila ng tawa. Bakit nga kaya na siya malamang? Pero malamang, yun nga din. Totoo yun. Ganun, kasi nakaka-relate tayo. Oo. Hindi naman sa hindi natin gustong tulungan, pero ewan ko kung natural reaction. Tatawa muna tayo bago na. In fairness, tutulungan naman natin. Pero tatawa muna tayo. Kasi totoo. Kasi parang nagkiliti yung brain natin, nag-process na parang nangyari sa atin yun. Parang ganun. Correct. Kung hindi man saktong sa atin, sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin. Di ba kunyari, si Nico nalaglag ngayon. Bago natin tulungan yun, tatawa muna tayo, di ba? I'm sure. Ba't ka na naglag? At parang nangyari na rin yata diba? Sa atin. Diba? Na bago tulungan, tatawa muna. Tapos siguro mga few seconds after. Saka mo pala realize na naka-undusay pala sa kailangan natin sa tulungan. It's a normal reaction sa tao. Kasi yung brain natin, trigger natin na parang experience natin yun. Hindi yung tao na pinagtatawa na natin. Yung ano nga, yung meron ako isang kaibigan, nag-attend siya ng isang pageant. Tapos yung mga pageant, mga mommies yung ano, yung mga kasali. Eh di syempre siguro pag nanay, hindi na rin naman ganun kasanay, mag-heels, ganyan. Pero gusto niya lumaban, mga ganun. As in yung plakda niya, yung ano talaga, yung nakahiga. Yung nakahiga palaka. Natatawa na naman tayo. So alam mo, sabi ko, ano reaction mo? Sabi ko, sabi niya, di syempre tumawa. Ha 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 ha.
It's because nga experience natin. Oh, or nga, parang, bakit kaya, no? Or siguro kasi tayo nga, if it happens to us, dahil nga kesa mapahiya, di ba minsan pag nadadapa tayo, kahit masakit, mabangon tayo, tatawa tayo. And then na lang, yung mga, for example, yung sa Facebook na lang, di ba natatawa ka dahil yung mga pinagpo-post mo dati 7 years ago. Oo, kadiri. Parang ganun na daw explanation. Sa bagay, parang inaano mo sa sarili mo siya. Okay. Meron akong kaibigan, nalala ko nito lang nakaraang weekend. Nag-swimming kami. Night swimming. So pag isasara na yung pool, 'di ba hinahagisan ng ano, binubuhusan ng timba-timbang chlorine yung pool. Bakit tumawa? Tumawa ka. May magic ko. Salo-salo niya lahat. Ano nangyari? Yung talaga, balde-balde talaga. Yung malalaking balde, hindi lang timba. Yung malalaking balde ng chlorine, inilalagay sa swimming pool. Nandun siya, sumisisid talaga. Pag-ahon niya. Sabi niya, hapdi. Sa pula-pula ng balat niya. Kasi kami naman tawan-tawa. Samantalang siyang to, nahihirapan. Bakit tayo gano'n? Bakit hindi natatawa sa ano? Sa ano? Saka natin, saka nyo tinulungan. Oo, hindi pero na. Tawa-tawa pa rin kami ang pag-uwi. Eh, sa kamot na ng kamot. Sabi na, buti hindi ko nabulag. Diba? Oo, ngayon, alam natin delikado, pero natatawa pa rin tayo. Pero, yun nga, kung ang paliwanag dun is... The brain is ano? Nag-trigger siya parang kinikilite. Oo. So, normal. Normal na matawa. Pero, make sure lang, Kabisyon, tulungan yung pagkatapos. Yan, kasi yan. Kadalasan naman yung mga nadadapa, natitisod, ganyan. Uh-oh. Kaya sila tumatawa para mag-pretend lang din eh. Feeling ko, okay, diba? Sila. Okay lang sila. And actually, para hindi mapahiya. Para hindi mapahiya. Kasi, kunyari, hindi masakit. Oo, kunyari, hindi masakit. Diba? Kasi syempre, gaganong ka talaga. Kunyari, hindi masakit. Nangyari niya sa akin eh. Nadapa ako. Tapos, tumayo ako. Ganun, tawang-tawa ako. Kunyari, hindi masakit. Pero, dumudugo talaga. Dugo ng dugo. Tapos sa kanila na, hala, dumudugo. Diba? Saka ako umiyak. Diba? Pero ang automatic reaction din is, kunyari, tatayo. Kunyari, hindi masakit. Para hindi mapahiya. Or sa bagay, siguro doon tayo na-train. Kasi mga bata pa lang tayo, ganun, diba? Ayaw natin mapahiya sa mga kalaro natin eh. Kapag nadapa tayo, tapos puro galos tayo. Uh-huh. Pag-pretend tayo, lilingalingan muna tayo sa paligid eh. No, okay lang tayo. Defense mechanism yan ng isang tao. Normal yun kahit sino. Sagot doon tayo na-train. Kasi ang brain naman natin very unique eh. Imaginein mo na natisod yung tao, tawang-tawa ako. Tapos yung tisod, iba naman ang chemical na nirelease, pain naman sa kanya. Doon sa kanya, diba? That's how beautifully and wonderfully we are all created, diba? Nagre-release siya ng chemical, sumasabog ka. Correct. Tapos sinasabi, masakit yan. At sumasabog din yung brain na chemical na nagsasabing, mag-pretend ka. Defense mechanism. Okay ka lang. Okay ka lang. Mag-pretend ka. Ayos ka lang. Galing-galing, walang tao. Kaya di ba nabibilive dahil sa mga tao kung minsan yung mga hindi nasasaktan, kinukutsilyo yung ano na. Sarili, kasi pero hindi siguro nasasaktan. Kasi siguro na master na nila yung sa yung brain. Yung tolerance ng pain. Iba talaga, no? Napaka-powerful ng brain. Napaka-powerful ng brain, napaka-powerful ng mind. So gamitin po natin ito sa tama. Yun yon, ha? Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Hi sa'yo, Tanghenyo. Ano po ba dapat gawin kapag ka nagtatampo ka sa isang kaibigan? Dapat po ba na i-confront siya tungkol dito o hayaan na lang hanggang maging okay ang lahat? Wala lang. Hindi kasi ako the confrontational type, pero parang feeling ko kailangan din lang naman nilang malaman na nagtatampo ko. Dapat po bang magsabi na o dead man na? Thank you, God bless. Yan. Girl problem. Girl issue. Kung saan ka magiging komportable? Magiging komportable ka ba na palilipasin mo na lang o mas magiging komportable ka kapag sasabihin mo sa kanya? Teka, bakit mo sinabi Tanghenyo na girl problem? I mean, hindi pagka ganyan ba sa mga lalaki ba hindi siya hindi issue siya na issue. Parang hindi niyo iniisip kung ano? No? Ganun ba kayo ka-insensitive? Kasi tama eh. Girl, yung nag-PM. So naturally, parang
pinaprocess niya sa utak niya. Dapat pa bang sabihin ko sa kanila? O hayaan ko na lang hanggang maano na? Ang dami niya iniisip eh. Kumbaga kayo, nakakain. Maghapon yun ng dinibdib eh. No? Hindi ka na nga nakatulog. So yung lalaki wala ba? Kasi kung sa amin, sasabihin namin mati ka agad. Yun yung logic. Sa inyo nagdadalawang isip pa kayo. May pag-process kasi. Kaya ako na siya ma-figure out na nagtatampo ako. Oo. Diba? Kung minsan galit na galit kayo, hindi namin alam. Kasi hindi nyo sinabi. Hindi sinasabi. So, ang kung kayong tatanungin, mas maganda sabihin nyo lang. Oo, mati ka agad dyan. Para tapos ang usapan, tsaka pag lalaki madaling resolve. Once na sabihin mo yan, bukas wala na, mamaya wala na. O, tsaka ikaw din, para sa peace of mind mo. Mm-hmm. Diba? Kasi kung leaning ka towards sa parang gusto mong malaman naman nung friend mo na nagtatampo mm-hmm. ka, then just do it. Correct. Kasi for all you know, two things. Nagtatampo din siya. Oo. Magiging rason yan kung ba't magkakalabuan kayo magkaibigan. Mm-hmm. O number two, hindi niya alam. Oh, tama. Hindi niya alam. Alam mo yung hinagpis ka. Umiiyak-iyak ka pa. Hindi ka nakakatulog ilang gabi na. Superpose ka pa ng mga parinig. Diba? Tapos yung kaibigan mo na pinariringan mo, ganyan, hindi niya alam. Tapos walang nag-comment pa, nagsul-sul pa. Oo. Sino yan? Sino yan? Gagalan pa na hindi niya alam. Parang kilala ko yan. So, pwede. Sabihin mo. Pwede mo na lang sabihin. For your peace of mind. Hindi na, not for anything else, but for you. Para sa sarili mo, para makalma ka na, maging okay ka. Mm-mm. Although, minsan okay din naman kapag ka, i-assess mo rin kung mababaw lang. Oh. Pwede rin namang huwag palakihin na parang, pwede rin namang deadmahin. Kung alam mo naman sa sarili mo, wala namang talagang ginawang masama yung tao sa'yo. Hindi siya malaking issue. Hindi siya national concern. Ganyan. Tsaka kung pwede mo namang idaan sa pambabiro na Biro. At least alam yan na ang mga problema. Babae pa naman, pagka ganyan, pag may tampo sa isang tao, gagawin dadaanin sa Facebook eh, sa Twitter, yan, ipopost lahat ng kanilang nararamdaman. Tapos yung mga kaibigan, mga sulsulero, sulsulera din. Parang galit na galit. Diba? Gagatungan. Ang ending nagkaroon na ng public publicity by trial by publicity. Natulfo na. Oo, natulfo na. Samantalang yung taong walang paalam-alam. Samantalang kung ang pini-PM mo instead of posting publicly eh nag-PM ka directly doon sa taong 'yon, eh di sana hindi na na-involve si Tulfo, yeah, di ba? Bakit ganyan kayo? hindi na na-involve lahat. Ha, diba? Ganito pinagkaiba ng babae tsaka lalaki. Halimbawa, pag babae, pumunta ka sa party, tapos dumating yung kaibigan mo, pareho ka ng damit. Issue yun. Pag sa lalaki, pag kami, mag-a-appear lang kami. Correct. Gagawin natin katawa-tawa. Pwede sa babae, issue yun. Dati parang nagkaroon ng mga ganong issue yung mga na parang dito, ganyan. Mga babae, girl thing. Alam mo yun, pag hindi ka pa talaga nagmamature, alam mo, may parang nag-usap usap. Lahat magsusuot ng itim. Oo. Bigla siyang dumating, nakapula. Parang okay, ba't ka nakapula? Anong issue mo? Bakit ka nakapula? So ngayon, so nag-iusap-usapan na. Nag-iusap-usapan yan talaga. Kahit kailan walang teamwork yan. Ganyan. Kahit kailan pasikat yan. Hindi pasikat, gusto niya siya lang yung bida. I guess because girl that's how... Because it's a girl thing. Nga, parang ganyan kayo? Parang may hilig kayo sa nangyari din doon sa anyon, yung labas natin na nag-usap-usap. Yung kasama natin si Diego na formal. Tapos pagdating, naka-t-shirt ka lang, Chris, si Diego, tsaka ako, si Toto, yung naka-formal. Pero wala lang. Pero wala lang. Ay! Nakalimutan ko na nga. Napunta menyo kung sa amin yan nangyari. Hanggang ngayon, mga, dala-dala pa rin yan. Sa mga babae yan nangyari. Baka issue yan. Siguro nga, because just... ganun lang yung makeup. Alam mo yun, ganun yung genetic makeup ng lalaki at babae, magkaiba. So kung ikaw, kabisyo kong girl, if it's such a big issue for you, it's a girl thing, whatever, edi kausapin mo na siya. Ang hilig-hilig yung sa chismis, ang hilig-hilig yung sa mga malicious rumor. Hindi, ano kami? Laging may kulay. Ang ginagawa ng ibang tao. Laging may kulay. Laging may ibang ibig sabihin. sa mga lalaki pagdadawanan lang. Pero feeling ko, tangin yun tsaka partner, not necessarily lagi may kulay. Siguro nilalaliman lang namin lagi. Hindi rin. Grabe ka naman. Yung hindi nga alam mag-reply sa'yo yung mga boyfriend nyo, nagagalit kayo, lagi may ibig sabihin, lagi isipin may iba ng babae, lagi may kasamang iba. Ang pula-pula mo! May hugot!
Grabe. Lagi inisip eh, kasama ang iba, hindi lang nag-reply. Bakit pula-pula ni... ganyan kayo? Bakit yung pula-pula mo hanggang kasi tenga? Kasi I'm wearing red. Hanggang tenga yung pagkapula mo, partner. Hindi meron. Talagang issue sa inyo, mga babae. Hindi, ito pa isang... Magkaiba lang kasi talaga. Hindi, partner. Hindi naman kasi dahil, ano, gusto namin bigyan ng kulay. Oh. Nilalaliman namin. Parang, alibawa, hindi kasi, alibawa, oh, men, they take it as it is. Ang ang kulay ng apple ay pula. Oh. Ang babae, it's not just red. Hindi lang red yon. Shiny red, pale red. Flat red. Oo, flat red. In other words, you are making things complicated. Because we are complicated. Then, naalala ko lang, meron akong kaibigan dati na nag-usap-usap ang sabi namin sa kanya na dapat naka-long sleeve at naka-kurbata magkikita sa airport. Pero pinagkaisa siya ng lahat na gano'n. So pagdating niya sa ano, parang nakitulong pa sa bahay namin. Sabi ko, paano kaya to? Sabi niya, bakit hindi ka nagbibis? Sabi ko, doon ako magbibis sa airport kasi nanginam ako ng damit. Pero naka-long sleeve siya, naka-kurbata. Pagdating doon sa airport, siya nang... Kung sa amin, tawang-tawa lang. Pero pag sa babae, ay, nako, sa friendship over. Sabihin ko sa inyo, ha, pag sa babae nangyari, ay talaga. Damay-damay na buong pamilya. Damay lahat ng kamag-anak ko sa probinsya. Tsaka FO. Pero bago mag-FO, Cold War muna. Oh, and then tsaka postings galore. Pinagmukha niya kung tanga. Kasi ganyan, yung mga lalaki ko niya. Para sa lalaki, prank yun. Pag nag-prank talaga kami-kami, ano talaga eh, below the belt. Pero brutal. Pero tinatawanan na lang din after. Pero pag sa babae ginawa yun, kunyari, ikaw, lagyan ko ng pusa yung bag mo. Di ba galit-galit ka sa akin? Pero kung maglagay ka ng pusa kay Tangenyo, anong pa-feel mo? Masaya. Ipaka-post ko pa ngayon. Ang maiisip ng babae, kapag nilagyan mo siya ng pusa sa bag, marami. Oo. 1,888 at this point, ha, naiisip ko, 1,888 points ponder. Naiisip, una, bastos ka. Pangalawa, wala kang respeto. Yeah. Pangatlo, hindi mo na ginalang yung mga gamit ko. Pang-apat, hindi mo na ginalang ang pagkababae ko. Ang mga pusa. Pang-lima, hindi mo na ginalang ang feelings ng pusa. Pang-anim. Wala kang respeto sa PETA. Samantala, ang inisip lang ng lalaki. Gusto niya magpatawa. Gusto magbaro, gusto magbiro. Pero ganun yung mga biruan talaga namin. Talagang minsan below brutal, the belt. Brutal. Oo. Dati nga, nung college kami, nagbibiroan kami, inanunan ko ng bagon sa mukha. Bagon? Grabe naman yung mga... Grabe naman yung mga biruan. Kaya ganun na nangyari. Ito, kinalabasan. At least, partner, sa'yo na nanggaling yan. Kaya pala ganyan yung pes mo, partner. Na bygone! Oh my gosh. So magkaiba lang din talaga. So kung ikaw, Kabisyo, kung girl din yung ano, girl din yung friend mo na tatampuhan mo, maybe she's also feeling the same way as you kasi parehas kayong babae. So ano pwede mong gawing daanin sa joke? Pwede ding seryoso? Kung depende sa gravity ng ano ninyo, ng issue ninyo, yung ganon. Pero kung lalaki yan, baka lilipas yan. Tatagay lang mamayang gabi yan. Bukas wala na. Pero kung minsan alam niyo sa mga problema ng mga babae na malilit, isang bakit lang katapat niyan. Pwede. Mag-iiyakan na kayo. Sorry. Nakakatawa. Akala awa ko naman hindi ang away. Yun pala, hindi lang nag-usap kanina umaga. Hindi lang napansin. Oo nga, hindi lang napansin. O, hindi lang nagkasundo sa isusuot. Tapos mag-iyakan na ganyan. I'm sorry. I love you. It will never happen again. Grabe. Two against one to, ah. Tapos ang nakakalurkey dito, hindi naman ako makadeny. I confirm all your thoughts. Kinukumpirma ko ang lahat ng mga pinagsasabi ninyong dalawa. Kasi kahit yung mga high school days, di ba tanghe nyo? Kunyari, nagsapakan tayo sa classroom. Mm-hmm. Di ba? Talagang duguan ilong namin. Pero bukas pati na kami. Ayos na. Maglalaro na kayo ulit. Maglalaro na ulit kami. Minsan nga kami pa yung nagiging mas ano, kasi nga, best yung, friend eh. Yung babae may kasamang feelings. Lagi namin nilalaliman eh. Ganun talaga. Magkaiba lang ng lunchbox na dinala. Magkaaway na. Mainit na yun ang ulo. Mas maganda lang yung drawing nung isa.
nag-aaway na. Issue na. Oh my gosh. Ganun talaga. Pero mahal nyo naman kami. Di ba? Hindi na naman kayo mabubuhay nang wala kami. Oh, naiintindihan din naman namin kayo. Yung sapa. Sometimes. Sapa. Yung sapa. Oh, oh well, oh, girl. Don't let this weekend pass nang hindi ka nagkakaroon ng peace of mind. Tama. Ikaw din yung mahihirapan. Ikaw din ang mahihirapan nyo. So for your peace of mind, gawan mo na ng paraan yan. Okie dokie. Enjoy the rest of your weekend, mga kabisyo. Sana po hindi masyado mainit ang ulo mo. Makapag-relax ka, makapagpahinga ka. Catch you all on Monday. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema.